Assalamualaikum, buenos dias, happy Sabela. Ako po si Dominic Sanson, maghahatid sa iyo ng happy Sabelang balita para sa araw na ito. At ito ang mga nakalap na happy Sabelang balita para sa linggong ito. Mayor Turabin Hataman sinalubong ang grupo ng Zamboanga City-based media. Globe Telecom bumisita para sa validation at network assessment. National Youth Commission Zamboanga bumisita sa Isabela. Mandatory SK training pinangunahan ng National Youth Commission Zamboanga. DILG Isabela City nagsagawa ng SGLG Exit Conference. Public consultation ng proposed hijab ordinance pinaunlakan ng sangguniang panlungsod. At LGU Info Communicators nagtipon para sa taunang training workshop. Nakipagpulong si Mayor City Jalia Turabin Hataman kay Basilan Times Newspaper Publisher Ibno Turabin at Editor Vicente Larato noong 16 ng Pebrero sa Sakayan Conference Room. Narito ang ulat ni Keith Galos. Sa pagpupulong, ipinakilala ni Mayor Turabin Hataman ang pinakamahusay na kagawian ng lungsod ng Isabela tulad ng solid waste management at ang kampanya nito para sa isang malinis na Isabela. Gayon din ang pagpapamantili nito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga kagamitan sa pangongolekta ng basura, paglalagay ng mga CCTV para sa kapayapaan at kayusan ng lungsod. We really had to get on board. We had to get cleaners, but of course, we were also aware that without the people's cooperation, it will not happen. So, ano din po, it took us siguro, like before the pandemic, yun talaga ang focus namin. Personally, we would go around and then we did, pag may nakita kaming basura, baba talaga kami. Ipinakilala rin ni Mayor Turabin Hataman ang Fego-Fego na nagdadaglay ng Tagima Queen Centennial Marker bilang isa sa mga pampublikong espasyo ng Isabela City na nagpapalakas ang dagdataguyod ng aktibidad sa ekonomiya. Gayon din ang pagtayo ng museo na pinaglalagyan ng mga kasaysayan ng lokal na komunidad. Dumalo rin sina Pagbabago Movement for Better Governance Head, Retired Police Brigadier General Rex Mirabite, Danilo Legara, Basilan Times Staff Joey Bautista, Jean Rose Dabalan, Conalie Dabalan at DNX Station Manager Richard Falcatan. Keith Galos, Balitang Happy Isabela. Samantala, sa direksyon ni Mayor City Jalia Turabin Hataman at bilang kasunod ng mga nakaraang pagpupulong na isinagawa kasama ang Globe Telecom, pinangunahan ni Vice Mayor Jewel Kifli Saliman ang pakikipag-ugnayan sa koponan mula sa Globe Telecom na nasa lungsod para sa validation at network assessment noong 22 ng Pebrero sa Sangguniang Panlungsod Session Hall. Narito ang ulat ni Christine Manuel. Nakasentro ang talakayan sa mga priority areas na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa Globe, lalo na sa mga lugar ng connectivity at lakas ng signal, mobile internet at SIM registration. Sa kanilang bahagi, tinukoy ng contingent mula sa Globe ang ilang mga proyektong nasa pipeline nila para maserbisyuhan ang tinatanggap na saturated network ng Isabela City kabilang ang pagtatayo ng karagdagan mga cell site. Samantala, sinamantala naman ni City Tourism Officer Claudio Ramos II ang pagkakataon na imbitahan ang telecom giant para sa posibleng partnership sa darating na Sakayan Festival. Kasama ni Vice Mayor Saliman, si Concejal Calincher Asarul na siyang tagapangulo ng SP Committee on Information and Communication, Executive Assistant Joel Sanoria, Isabela City Information Technology Officer Zulfikar Sabdula at mga kinatuan mula sa Office of the City Mayor, City Information Office, Information Technology Division at Local Economic Development and Investment Promotions Office. Kasama sa team mula sa Globe Telecom, sina District Business Head Ian Valencia, Area Operations Head Richard Galicia, Business Development Manager Remus Mirabueno, Zamboanga at Basulta Area Head Engineer Everard Peñaflor, West Mindanao RGPM Engineer Peter Jack Pagudan, Business Development Expert Roel Alabat at Operations Manager Clark Lorenzo. Christine Manuel, Balitang Hap Isabela.
nakipagpulong sina National Youth Commission Regional Head Raymond Domingo, National Youth Commission Officer to Jonas Salgado, at SK Zamboanga City Federation President Carrie John Piok kay Mayor City Jalia Turabin Hataman noong 15 ng Pebrero sa tanggapan ng Alkalde ng Luzon. Narito ang ulat ni Shane Swally. Sa pagbisita, tinalakay ni Domingo ang tagumpay ng SK Mandatory Training na ginanap sa Isawad Convention Hall at ipinahayag ang kanyang pananabik sa patuloy na pakikilahok at partisipasyon ng mga kabataan ng lungsod sa iba't ibang programa ng kabataan. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si Mayor Turabin Hataman sa grupo sa kanilang patuloy na suporta at pakikipagtulungan para sa mga kabataan ng Isabela City. Dumalo rin sa maikling pagpupulong ang mga miyembro ng Sangguniang Kabataan Zamboanga City Federation at Isabela City Youth Development Officer Lavinia Harehone. Shane Swaling, Balitang Happy Isabela. Ang Isabela City Local Youth Development Youth Office sa pakikipagtulungan ng National Youth Commission Zamboanga City Field Office ay nagsagawa ng mandatoryong sangguniang kabataan training noong 15 ng Pebrero sa Isawad Convention Hall. Narito ang ulat ni Matthew Sanson. Ang nasabing pagsasanay ay naglalayong higit na mapahusay ang kaalaman ng mga lider ng kabataan sa pamamagitan ng malawakang pagtalakay sa kasaysayan ng SK at mga tampok nito, pagpaplano at pagbabudget, paghahanda ng ulat, paggamit ng pondo at pagsunod sa Code of Conduct at Ethical Standards, at upang pangunahan ang kampanya ng mabigyang daan ang mga lider ng kabataan ngayon na makapagbigay ng mahusay na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Ang kanyang mensahe binigyan diin ni Barangay Affairs and Governance Office o bago Consultant Pedrito Isma ang mga tungkulin at responsibilidad ng SK, at binigyan diin na ang local government unit sa pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman ay sumusuporta sa kanilang mga mungkahing programa at aktibidad. Tinalakay ni NYC Regional Head Raymond Domingo ang pagbabalangkas ng mga resolusyon, ang Code of Conduct at Ethical Standards, ang mga pamamaraan sa pagpupulong at ang mga administratibong anunsyo. Samantala, nagsalita si SK Zamboanga City Federation President Carrie John Piok tungkol sa kasaysayan ng mga tampok na mga proyekto ng SK. Bukod pa rito, ang opisyal ng NYC na si Jonas Delgado ay nakatuon sa desentralisasyon at lokal na pamamahala, pagpaplano at pagbabudget. Dumalo rin sa pagsasanay ang mga miyembro ng Sangguniang Kabataan Zamboanga City Federation, Youth Development Officer Lavinia Harehone, at mga kawanin ng LYDO na siyang tumutulong sa nasabing pagsasanay. Matthew Sanson, Balitang Happy Isabela. Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng Seal of Good Local Governance Exit Conference ang Department of Interior and Local Government ng Isabela City na pinamumunuan ni City Local Government Operations Officer Pilar Gudyo upang i-update sa pamahalaang lungsod ang mga rating nito sa kamakailang pagtatasa ng SGLG at matugunan ang mga natukoy na mga gaps noong 15 ng Pebrero sa SP Session Hall. Yan ang balitang kinutukan ni Michelle Santos. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Mayor Jokipli Saliman na hindi lamang sila dapat makipag-agawan sa SGLG dahil sa incentive, kundi dahil gusto nilang kilalanin bilang mga LGU na may magandang performance sa local governance. Sa ating challenge sa ating muli mayoran na tayo pag-ibod. Hindi po dahil sa award, hindi po dahil sa paraman, kundi yung paglilingkod sa Isabela City at pamamahalaan sa Isabela City. Iniharap ni City Local Government Operations Officer Gudyo ang Region 9 SGLG performance para sa 2022, kung saan 75 LGU ang nasuri, kabilang ang 3 probinsya, 5 lungsod at 67 munisipalidad, kung saan 19 na LGU ang anendorso para sa national assessment bilang mga potensyal na pumasa, at 6 na LGU lamang ang tumatanggap ng SGLG awards.
tinalakay ni Local Government Operations Officer Arnel Alvarez ang mga tagapaghiwatig ng SGLG Cycle Year 2022 Regional Assessment, mga kondisyon para sa pagsunod at sa mga komento nito. Samantala, pinalalahanan ni Mayor City Jolla Turabin Hataman ang lahat ng pangangailangang magtrabaho bilang isang pangkat. Michelle Santos, Balita, Happy Sabela. Ang Sangguniang Panlungsod Committee on Muslim Affairs na pinamumunuan ni Konsehal Yusuf Abubakar at ang Committee on Women, Children and Family Affairs na pinamumunuan ni Konsehal Karel Anjaizel sa Kalahol ay nagsagawa ng pangpublikong konsultasyon noong Pebrero 21 sa BNHS Knight Multipurpose Hall. Narito ang ulat ni Keith Galos. Tinalakay sa pagbubulong ang mga bagay na may kaugnayan sa iminungkahing ordinansa sa pag-institutionalize ng karapatan ng mga babaeng Muslim na magsuot ng hijab, niqab at burka sa lungsod ng Isabela. Nagbahagi ng kanilang mga pananaw sa panukala sina Vice Mayor Julkifli Saliman, Councilors Bimbo Eping, Khalid Sir Asarul, Jeremy Casas, IPMR Councilor Mary May Julhari at Basilan District 2 Board Member Jay Saliman. Naroon din sina City Budget Officer Estrella Dundain, Isabela City GAD Program Representative Jeanette Rojas at iba pang tauhan mula sa mga kinauukulang departamento ng pamahalang lungsod. CCI Assistant Principal Glofel Soramillo, Isabela City Deputy EPS Sayana Hasan, mga kinatawa ng Muslim Students Association at iba pang stakeholders. Keith Galos, Balitang Happy Isabela. Tinipon ng City Information Office ang mga itinalagang info communicators mula sa iba't ibang departamento o dibisyon ng pamahalaang lungsod ng Isabela para sa kanilang taunang dalawang araw na training workshop. Ginanap mula 20 hanggang 21 ng Pebrero sa Sakayan Conference Room, ang aktibidad ay nagtampok ng talakayan sa mga pamantayan ng ISO at kanilang mga kaugnayan sa pampublikong impormasyon na pinangasiwaan ni Assistant CHRMO Mojahedin Kosaib, Institutionalization ng Freedom of Information ni ISA TV Manager Sharmina Swaling, GAD Milestones in Communication ni Jeanette Rojas at Google Calendar ni City Website Administrator Alvin Salham. Bilang karagdagan, ang mga kalahok ay nakibahagi din sa mga workshop tungkol sa pagdidisenyo ng plano ng komunikasyon, pagsulat ng mga caption ng balita sa social media at paggawa ng mga materyales sa publikasyon. Ang taunang aktibidad na ito sa pagpapahusay ng kasanayan ay nakaangkla sa layunin ng streamline ng mga collateral ng komunikasyon ng LGU Isabela City sa pamamagitan ng pag-update ng mga Facebook page, pag-iipon ng mga ulat para sa opisyal na accomplishment magazine ng pamahalaang lungsod at paglikha ng mga brochure sa opisina. At yan ang mga nakalat na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Ito ang balitang kahanga-hanga, balitang tatak Happy Isabela, balitang Happy Isabela.